On solving quadratic equation by factoring. Number one, find the roots of x squared minus 2x equals x plus 10. First of all, we have to rewrite the given equation into standard form. So the given is x squared minus 2x equals x plus 10. Kagayang sabi ko, we have to rewrite it in standard form. We have x squared minus 2x minus x minus 10 equals 0. So, ang tanong, paano yung positive x naging negative x by addition property of equality? Paano ang positive 10 from the right side to the left side ay naging negative by addition property of equality? And then, we notice na ito ay similar terms, kaya we can simplify them. So we have x squared, negative 2x minus x is negative 3x minus 10. Now it is in the standard form. I-connect natin siya sa lesson natin na yung extracting by square roots. Pwede ba itong masolve using extracting by square roots? First of all, dapat wala siyang linear term. Kaso meron siya, ito ang kanyang linear term, which is negative 3x. Kaya sa point na ito, ang extracting by square roots ay hindi na magagamit. Kaya kailangan natin ang tinatawag na factoring. Okay? So paano ba mag-factor? Noong grade 8, tinuro na ito, kaya lang pandemic nakaraang school year, hindi ko alam kung natutunan nyo talaga yan. So pag-factoring, ganyan ano. Itong x na to, x square, split natin x times x. Yan, i-check natin. X times x, x square, dapat bumabalik. I-split natin. O yan, x dito, x sa unang quantity, sa ikalawang quantity, meron tayong x. Okay? Ang next problem natin ay yung yung number dito na ilalagay natin. Now, sinulat natin to sa ibang part, ano? Hindi nakasama doon sa flow. Ano natin, kumbaga is sa scratch, ano? Yan. So, again, nilagay natin dyan ng x. Problema natin yung number dyan. Ang gagawin natin is, think of two numbers. When we multiply, ito alam nyo, lagi ito ang product. Laging dito yung sum. Okay, product, ano? So, a number times a number is equal to negative 10. Product siya. Kasi dahil ang operation ay multiplication. Next is, dito sa gitna, we have negative 3 as sum. So, dapat may plus dyan. Now, we have to think of numbers na pag tinimes natin, negative 10. Pero pag pinag-plus natin sila, negative 3. Parehas lang ako. Anong nilagay mo dyan, lalagay mo rin dyan, lalagay mo dito. Okay, subukan natin. What are the factors of 10? Pag 10, pwedeng 2 times 5. Or, pwedeng 1 times 10. Subukan natin ang 1 times 10. Pag 1 times 10, positive 10. So, one of them should be negative. So, try natin dito ang negative. Okay. So, negative 1 times positive 10 is negative 10. Okay tayo dyan. Sulat natin sa baba. Negative 1 plus positive 10 is positive 9. So, mali. Diba? Okay. Baliktarin kaya natin. Dito ang negative. 1 times negative 10, aba, okay, negative 10. 1 plus negative 10, negative 9, mali pa rin. So, hindi yan. So, instead of using 1 times 10, let us try 2 times 5. Ulit, ano? Okay, let us try 2 times 5. 2 times 5. Now, sa 2 times 5, ganito yan. Okay, sinasabi dito na dahil negative ito, one of them should be negative. Pero titingnan natin yung sum para hindi tayo magkamali. Pag negative ito, sinasabi ni sum
that the greater number must be negative. So doon tayo kukuha ng clue. Hindi ka na maglalagay sa 2, hindi ka na magte-testing. So greater number, which is greater, 2 or 5, that is 5. Lagay natin dyan. So may 2, may negative 5. 2 times negative 5 is negative 10. 2 plus negative 5 is negative 3. Okay? So, ito na yung mga number na gagamitin natin. We have positive 2. Positive 2. Lagay natin dito. Plus 2. Then we have the negative 5. Yan. Lagay natin dito. Okay, sabi niyo, pwede sir baliktarin? Opo, pwede negative 5 dito, dito ang positive 2. Huwag mo lang babaguhin ang sign. So, nilagay na natin dito ang positive 2. Then, we have x minus 5. By zero product property, we are allowed to equate each factor to 0. Yan, then solving for x. X equals negative 2 by addition property of equality, nalipat sa kabila. Then we have x minus 5 is equal to 0. Ano no? Naulit ko, x is equal to positive 5. So ito yung solutions. Pero i-check pa natin yan dapat, diba? So kayo nang bahala mag-check niyan.